Nagulat ako kay Kathleen. Siya naman laging nagtatampo sa aming dalawa. Inaamin ko naman na mabilis ako magtampo. Yun nga lang kapag pinagtataasan ako ng boses. Isang oras ko nang hinihintay si Gada. Eh, nalaman ko na wala pa siya sa linang. Kaya, inihintay ko na siya para magkasabay na kami. Gentleman talaga yan si CJ kahit kailan. Akalain niyo yun, hinihintay niya ako ng isang oras. Sino ba naman maghihintay sa akin ng tagal? Hindi ko na rin alam kung maniniwala pa ako pag may mga ganito klaseng issue. Sa totoo, naiilang pa talaga ako kay Laika kasi siguro hindi ko pa siya masyadong nakakasama. Alam niyo, prank akong tao. Pero nung nakasama ko si Krisha, ang awkward ba? What's up, GBs? Nandito po kami ngayon sa tindahan ni Ate Mara para bumili ng snacks para sa outing mamaya. Magkakaroon po kami ng outing mamaya para mas makilala po namin ang isa't isa at the same time ay mag-enjoy na rin together with other love teams bago po kami sumalang sa The Challenge bukas. Oh, baka puro paborito na naman yung bilhin mo dyan. So, sikaw pa ba? Nilimutan ko? Tayo eh, kaya saya kayo. Okay. 3 years na kami magkasama ni Lurub at syempre alam ko na yung mga hilig at paborito niya sa pagkain. Sige na, bumili ka na dyan para baka magtampo ka pa. Ito, kasi eh. Ito, sarili ko. Ube. Okay. Bumili nga po na itong sarili ko. Umagis ko. Ube ah. Nagulat ako kay Kathleen. Siya naman laging nagtatampo sa aming dalawa. Inaamin ko naman na mabilis ako magtampo. Yun nga lang kapag pinagtataasan ako ng boses. So, ayun guys. As you can see, nakikita niya naman na papabaga tayo ngayon ng huling dahil mag-iihaw kami ng hotdog mamaya. Tsaka nakikita niya naman na kami tatlo pa lang nandito. Eh, hindi ko rin alam kung nasa yung iba. May tatlo pa lang ni Nakarisha at tsaka Laika. So, abangan na natin sila. Alam mo, first time ko lang makapunta dito. Ang refreshing ano? Ang sarap ng hangin, nakatanggal ng stress. Kaya nga eh, ngayon lang ako nakakapunta dito. Napapanood ko nga lang ito sa vlog ng Gracienza eh. Sa totoo, naiilang pa talaga ako kay Laika kasi siguro hindi ko pa siya masyadong nakakasama. Templahin na ba natin yung juice? Sige, tara. Ilagay na kaya natin yung hotdog sa stick. Sige, tara, nasan ba? Para pagdating nila, hindi na na, iihawin nila natin, hindi na natin gagawin. Ah, sige, doon na natin gawin. Oo, iniwan pa kasi yung doon. Alam nyo, prank akong tao. Pero, nung nakasama ko si Krisha, ang awkward ba? Nick, napunta lang kami doon, maglalagay kami ng hotdog sa stick. Sige, ingat kayo. Napansin ko na may ilang yung dalawa sa isa't isa. Pero, sinusubukan pa rin naman ni Krisha ang kausapin si Laika. Isang oras ko nang hinihintay si Gada. Eh, nalaman ko na wala pa siya sa linang. Kaya, inihintay ko na siya para magkasabay na kami. Kanina ka pa ba dito? Hindi, kadarating ko lang. Nag-chat nga ako kanina kay Laika kung nandun ka na sa linang. Eh, sabi naman daw, wala ka pa.
Kaya naghintay na ako dito. Sorry ah. May ginawa kasi ako sa bahay, kailangan kong gawin. Andun na ba sila? Sina Katrin at Lurob, nabili daw sa tindahan. Pero padating na daw sila dito. Bakit hindi na lang natin sila hintayin? Para sabay-sabay na tayong pumunta doon. Sige, ikaw bahala. Gentleman talaga yan si CJ kahit kailan. Akalain niyo yun, hinintay niya ako ng isang oras. Sino ba naman maghihintay sa akin? Ang tagal. So ayun po mga ka-GB, tapos na po kami mamili at papunta na po kami sa Linang. Hinintay na daw tayo ni CJ at Gada. Sabay-sabay na daw tayo pumasok ng Linang. Eh tara na, baka mainit na yung mga yun. Yun, mainip. Magkasama nga yung dalaw. Sabah. Tara na. Ay, di ba pwedeng magugas muna tayo ng kamay? Okay. Oh, mauna ka na. Ay, hindi, ikaw na mag... Hindi, ikaw na. Ay, okay. Ikaw, hindi, ikaw na. Ikaw na nga, ikaw na mag-inom. Ah, sige. Sobrang awkward. Gustong-gusto ko nang lumubog sa lupa nung mga oras na yun. Sa tingin ko, nainis sa akin si Laika. Dapat pala, hinayaan ko na lang siyang pumunta ng kusina para hindi na yun mangyari. Ano yung tagal niyo? Kailamin kayo. Kaka. Nainip ba kayo? Parang hindi pa sila naimit. Kailangan nyo bang para space? Para nag-enjoy sila eh. Uwi muna kami, babalik kami mga 1 hour. Magkarasang 1 hour. Hi, nananakit siya, defensive. Mapanakit talaga si Gada kapag kinikilig. Naku, hindi lang niya inaamin. Iba talaga pagkasama si Lods, hindi matanggal yung ngiti. Yes or no? Sabi ng mga to, kayo na nga inintay, kayo pa'y mapangasa. Kinikilig. Kugat siya hindi. Hindi daw niya get. Kami ba talaga yung inaantay? O si Lods? Baka si Lods! Malayo pa yung lalakarin natin. Tara na! Una na, Lods! Tara na! Oo, para may time kayo! Una na kayo! Para may time kayo together. Ano? Kaya hinintay namin kayo dito para tayo sabay-sabay na. Go na, Lods! Go na! Una na kayo! Tara na! Go na! Tara na, Lods! Grisha, huwag mo sanang mamasamain yung tanong ko, ha? Sa 100%, gano'n ka kasigurado na ikaw yung magiging official of team ni Nick? Hindi ko kasi alam eh. Basta ang mahalaga, may trabaho ako. Sa totoo niyan, nagulat talaga ako kay Laika kasi hindi ko kaya yung confidence niya na itanong yung ganong bagay. So, ilang percent nga? 50-50? Alam ko naman kasing malakas ka sa maraming tao eh. Ba't mga pala tinatanong? Isa pagkakaalam ko kasi ayaw mo makalabting si Kuya Nick. So... Ba't parang pumafayag ka? Bakit? Di ba pwedeng magbago ng isip? Alam nyo, na hot seat ako dun sa tanong ni Grisha. Kaya alam nyo ba yung ginawa ko? Nagpakatotoo na lang ako sa sagot ko. Totoo naman eh. Noong una, ayoko talagang sinisip kay Nick. Pero napag-isip-isip ko na sana naman yung opportunity, di ba? Sana maging maayos pa rin yung samahan natin kung sakaling malaman natin yung resulta. Kailan ba ilalabas yung official ad doon? Hindi ko nga rin alam eh. Ako din nga, nag-aantay din ng kung ano yung resulta. Eh, bakit pa tayo sinama sa challenge na to? Eh, wala pa naman sa atin kung sino yung official ad team. Hindi ko nga rin alam eh. Malay natin, sa challenge na to, malaman natin yung resulta.
Bigla nga akong napaisip sa sinabi ni Laika. Siguro, mayroong kinalaman yung challenge na to sa pagpili ng love team. So ayun guys, dahil solo ako, tumalis sila. Nagbabad muna ako dito, tsaka inatay ko muna yung apoy ng cooling. Kasi baka masayang eh, wala kaming gagamitin sa pag-ihaw mamaya ng hotdog. Ito muna ako magbababad habang wala pa sila. Napaka-presto. Oh, yan ang katatagal ng dalawa. Parang naglalakad sa buwan. Ano? Hintayin pa ba natin sila? Oo. Malapit na naman. Mauna na tayo. Kaya mo na sila mag-banding-banding. Kaya mo naman yung dalawang yun. Ay, hala, sige. Para tayo makapagpahinga din doon. Huh? Nahuli na kasi sa paglalakad si CJ tsaka si Gada. Kaya napag-isip-isipan namin ni Kathleen na mauna na o hihintayin pa ba sila. Iniwan na namin sila kasi nga sobrang lapit na naman na tsaka para makapagpahinga na rin kami kasi 25 minutes ba naman kami naglalakad? Nandun na yata sila eh. Daya naman nila, hindi man lang nila tayo hinintay. Tayo naman naghintay sa kanila. Masyado lang sila mabilis maglakad eh. Pahinga muna tayo. Nakakapagod. Gusto mo, dalhin ko na yung bag mo kung pagod ka na. Hindi, kaya ko na ito. Malapit na naman tayo. Nauuho ka na ba? Meron ako dito ng tubig. Hindi pa. Nakainom na ako sa bahay. Ay, nagugutom ka ba? Meron man ako dito ng tinapon. Busog pa ako. Hi, guys. Oh, ba't ngayon lang kayo? Kanina pa namin kayo inaantay. Katatagal niyo. Bumili pa kasi kami ng pang-ambag namin. Snacks. Asan sila si AJ at Gala? Ba't niyo kasama? Kasabay namin siya kanina. Kaso nga lang ay mabagal maglakad. Parang habol ng buwan. Ayun, nasa hulihan pa. Thank you. Pag-ibig kasabay. Nasaan si Kuya Nick? Ah, nandun sa ilog, nagpapabaga ng ano, ng uling at iihawi namin na rin hotdog. Oo. Oh. O siya, maiwan ko na muna kayo dyan. Dadalhin mo yun? Sasamahan ko siya. Lonely. Hoy, baka naman ubusin nyo na yan, ha? No, utang nyo na. Wala tayong pagkain mamaya. Fisha, okay ka lang? Oo naman. Siyempre, nahinibago lang ako dahil hindi kami magka-close na ni Laika. Kaya pala. Ang awkward yung tingnan. Napansin ko kasi na sobrang tahimik nung dalawa, kaya nagbiru ako. Kapara, alam niya na, mas gumanda yung atmosphere. Uy! Wow! Atmosphere, Amy! Wala. Nakaka-awkward na ako sa inyo. Ang tahimik niyo. Udal-dal ka nga. Umimik ka. Nag-usap naman kami kanina habang nag-aano ng hotdog. Ikaw, Laika, ha? Baka inaaway mo to. Talaga itatapon kita. Inaaway ko ngayon kanina, di kasi naimik. Napakatahimik. Tahimik naman talaga to. Buti na lang talaga dumating si Kathleen. Kasi hindi ko alam kung paano makikipag-usap kay Laika. Tara na. Baka pagod ka pa. Magpahinga muna tayo ulit. Hindi, baka hinihintay na tayo nila. Alam ko naman na nagkikare sa akin si CJ, pero medyo nakukulitan lang talaga ako. Nag-aalala lang ako kay Gada. Ayaw ko kasi siyang nakikitang nahihirapan. Uy! Ito pala. Bakit ang tagal niyo?
Tsaka, nasa sigada. As usual, magkasama yung dalawa nila ni Sigurd. Pero mamaya mo yun, nagot na rin. Kumusta ka pa? Parang lalo na nang inis. O kasi yung mas nahihirapan sa dalawa eh. Kay Krisha at kay Leica. Hindi ko rin kasi alam kung bakit pinapatagal pa na ng management eh. Kung sino tunay ba ang love team ko. Ako yung mas nahihirapan sa kanila. Ano ba? Pag tumagal, lalala pa yung sitwasyon. Mas masasaktan tayong isa. Ano yung nahihirapan? Na-try mo na ba magsabi kay Derek? Sorry, nagsabi na ako eh. Ang kaso, kailangan daw muna dumaan sa process para maputanayan ng dalawa kung karapat-dapat ba sila. Eh, maganda naman pala yung intention ni Derek ah. Pero kung ito yung papipiliin niya sa dalawa, sino mas pupiliin niya? Si Krisha o si Leica? Siguro... Lose! Uy, yun. Saan ginagawa niyo dito? Sali naman ako. Pinag-uusapan lang habang nagmumunumunin ko sa'yo. Sasabihin na sana ni Nick kung sino yung gusto niya dun sa dalawa. Kay Krisha o kay Leica. Kaso, biglang dumating naman si CJ. Hindi ko tuloy nalaman. Tsaka, ba't di mo kasama si Gaga? Andun, kasama ng mga G-girls. May naamoy talaga ako kay Nick. Pero, ayoko na muna magsalita. Bahala na muna. Dahil yung dalawa ni Luro, biniwan niyo kami ni CJ. Be, hindi ka namin iniwan. Mabilis lang talaga kami maglakad. Nakakatawa. Sorry na. Grabe kayo ha, nag-airport talaga kami. Hintayin kayo, tapos kayo nang iwan sa amin. Sorry na nga. Nag-enjoy naman kayo magkasama. Oh, tapos na yung hotdog. Tara na sa ilog. Tara na. Naku, baka nauubusan ng mga lalaki doon yung binili namin kanina. Hoy, antay mo naman ako! Sorry na. Tara, ilog. Uy, gado. Napansin ko nung mga oras na yun na bad trip si Gada. Kaya ang ginawa ko, inakit ko na lang silang umalis. Sino nga pala yung sinabi mo yung tutuloy mo? Wala. Hayaan ko na lang yung manunod ang pumili para sa akin. Ba't ko? Kinakabahan ka. Kinakabahan ba ito? Sadya ito ah. Ano yung mga pinipili ba? Ano yung pinag-usapan niya? Wala, pahuli-huli ka kasi hindi na nakakaan. Hindi, ganyan na kayo. Hindi, maglihim lang kayo sa akin. Tara na nga. Baka lang din yung mga babae. Tatlog, luto na. Yun! Ang bibili! Magluluto, tigal! Ano kaya yung mga possible na... maging challenge natin bukas. Uy, basta ha, yung kung ano man yung magiging challenge bukas, saka kung ano man mangyayari, dapat walang pikunan, ha? Laro lang kasi yun, baka may mapikun sa inyo. Wala dapat ganun, ha? Dapat, ano tayo, enjoy-enjoy lang, fun lang, ganun. Ay, nun. Galit siguro sa akin si Gada kasi hindi namin siya hinintay ni Luro. Gada, ba't hindi ka pa nakain? Wala, babad trip lang pala katuloy. Bakit naman? Hindi man lang nila kami hinintay. Maghintay naman kami sa kanila. Kanina pa yung ako. Naiinis lang talaga ako. Alam mo yung parang eh, hindi sincere yung paghingi niya ng sorry. Gada, sorry na. Wala na bago, sorry. Huwag kang magalit sa kanya. Ako yung may kasalanan. Nag-suggest siya kanina na hintayin namin kayo. Pero dahil medyo hiningal lang kami sa paglalakad, sabi ko mauna na kami dalawa. Sus, tatanggol mo pa talaga yun. Sorry na nga. Anong gagawa? Sorry. Gagawa na? Tama na yan.
Sayang lang yung outing na to. Kung puro kayo away. Tsaka enjoy nyo na lang, may challenge pa tayo bukas ah. Mabuti na lang talaga nagsalita si Nick nung mga oras na yun. Natigil yung tension. Sorry talaga, Bella. Sorry na. Ay, nako. It's a prank! It's a prank lang yun. Oo eh. Kanina ba nagsasorry sa akin? Ilayo nyo yan sa akin. Ilayo nyo. Ay, di ako okay. Okay lang. Kapil. Okay mo? Oo. Grabe. Kinabahan ako dun. Prank lang pala. Hindi ko na rin alam kung maniniwala pa ako pag may mga ganito klaseng issue. Nag-usap na kami ni Gada tungkol dun sa prank. Ang okay ko naman kung gano'n napakaliit na bagay, hindi siya big deal para sa akin. Kinabahan kami sa'yo sa prank. Ang liit na bagay lang nun. Kahit maglakad pa sila, kahit makaabot pa sila sa tayabas, wala akong pakialam. Ako nga pati. Ay, ang bar. Di na ako maniniwala sa mga ganto-ganto. Yung mga prank-prank na yan. Oo. Di na. Cheers! Cheers! Sa challenge bukas. Yes! Paus. Paus na paus. Hindi, joke lang po yun. Kamusta naman yung getting to know each other nyo? Kinabahan ako kasi first time kong makasama sa ganitong content. Excited na medyo kinakabahan kasi alam niyo may sitwasyon ko, di ba? Sana hindi ako hikain sa challenge kasi mabilis akong mapagod tsaka hingalin. Excited, masaya. At the same time, nag-aalala kami sa mga pwedeng mangyari. Wala talaga kasi kaming alam. Enjoyin nyo na yan. Bukas mayroon ng challenge, ha? Pakabusog kayo.